morning, mga classmates. Welcome naman sa ating channel, Trabaho Marino TV. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa ating Ecdis Maris. Tungkol sa version 4.0 ng ating presentation library. Bakit kailangan natin malaman? Paano natin makikita sa ating Ecdis na yung version is nasa 4.0? Kaya samahan niyo ako at tara na! So, mga classmate, kung i-check natin yung evolution ng ECDIS, noong 1996, the final data exchange standard version is 3.0 release. Tapos, kaya noong 2017, nailabas naman yung bagong version ng ating ECDIS, yung presentation library na nasa 4.0. Ganun ang nangyari. Sa version na 3.0, ngayon nasa 4.0 na tayo simula 2017 onwards. At huwag kang mag-alala kasi ang magiging katanungan lang ngayon yan is pag inakyat ka ng port state control at tatanungin anong version ang ECDIS mo, maipakita mo ba sa akin? Can you show me? So dapat alam mo paano check yung ECDIS mo na compliant ba siya sa 4.0. At yan ang pag-aaralan natin ngayon. So, pagdating sa Google, search natin para ma-check natin. Version 4.0 ECDIS. Okay. So, ito na yung sinasabi na 4.0 ECDIS natin. So, dated 24 August 2017. So, sabi dito, noong October 2011, ang edition ay 3.4. And then, nung naging 4.0. So, bakit 4.0? Sabi dito, a number of new symbols have also been added to the IHO presentation library. So, maraming nadagdag na mga symbols sa ating ECDIS. So, dapat nasa 4.0 ka na. Ito yung mga symbol na idinagdag nila sa latest version na 4.0. Yan. No? So, ECDIS chart 1, ito yung mga symbol na bago. Ang gagawin lang natin is i-check lang natin yung ECDIS natin na kung ito bang presentation na to or itong mga display chart yan at ito ay nagko-comply sa ating ECDIS. So, ang ginagamit natin na ECDIS ngayon on board ay isang Maris ECDIS. So, i-check natin si Maris kung nasa 4.0. Okay. So, let's get it on. So, sa internet, hanapin mo lang yung version 4.0 at ipiprint mo. So, andito yan. Ito yung 4.0 na sinasabi. Okay. So, yan yung latest natin. Diyan ako tinanong ng ating port state. Ito yung makikita mo mga symbol. Okay. Yan na yan. So makikita mo yan sa internet. At meron din dito tayo sa likod. Ito na lang. Okay. So dapat itong symbol na yan ay makikita natin sa ating chart library. So pag yan naging compatible, ibig sabihin yung ECDIS natin ay nasa 4.0 na. Okay. So hanapin natin to. Saan to makikita ng mga symbol. So punta tayo sa chart handling. Okay, kahit anong ECDIS meron yan sa chart handling, hanapin mo itong chart 1. Kasi sabi niya, nakalagay dito, ayan, viewing ECDIS chart 1. Okay, yan yung position niya, 15 degrees, saan banda dyan, is 4.0 is installed. So chart 1, nandito na tayo sa chart 1. And then, ito yung mga available na charts sa mga symbols yan. Okay.
hanap tayo ng iba na compatible dito sa ating pinrint out. So, di ba? Parehas siya. Okay. So, parehas siya dito. So, parehas. Hanap tayo ng iba pa. Okay, ito. Mas maliwanag. So, yan. At yung sa papel ko ay parehas na parehas po yan. Yan. Okay, parehas po. So, ibig sabihin, yung ECDIS natin ay nasa 4.0 confirm yan. Ngayon, kung tutusin, itong symbol na yan ay nasa ECDIS natin yan. No? Saan banda yan? Nasa bandang, sabi nga ng instructor, nasa bandang Africa yan. Yan, nandito daw yan. Diyan nila nilagay yung mga symbols. No? Kung alam mo yung latitude at longitude na nandito naman sa ating pinrint 15 degrees and 15 degrees north 005 west. So parehas po yan. Okay. Parehas po yan. Ngayon, anayin na lang natin mga classmates, i-zoom ko yan. Lumabas po siya. Ganyan lang paano malalaman natin ang ating ECDIS na nasa 4.0. Ito yung mga symbols na nasa 4.0 na binago nila, na may nakikita nila na kailangan baguhin. So para ma-apply lahat yan, kailangan yung ECDIS mo ay nasa 4.0. At kung hindi mo naman alam yung coordinates, punta ka lang dito, sabi ko, chart 1, at pupunta ka din dyan. So yan yung mga ano. Okay. So ganun lang guys. Or paano malalaman na 4.0 yung ECDIS mo? Dito sa properties, 4.0 din yan, no? Pero para ma-confirm mo na 4.0 mo, dapat compatible yung chart 1 mo sa mga bagong symbols. Bali, yung chart mo, eh, ganyan nang makikita mo, walang information lahat. So, ibabalik lang natin siya sa normal. So, kung makikita mo, dito tayo sa chart handling. So, yung chart 1 yan, no? Ibabalik mo lang sa dati. PM. Yung PM na yan. At maghanap ka lang ng charts dito. At saan? Okay. And then, so, may mga information na. Dito tayo banda sa Biscay. Check natin yung information kung ano yung gusto natin. So, usually, punta ka sa chart settings. Balik mo yan sa standard. Tapos, click mo yan, other, seabed, and then miscellaneous. Okay na yan. Tsaka, ito. Tsaka yan. So, na-click mo na. Okay ka na dyan. So, makikita mo, so, yan na. May mga information na. Tsaka, hindi na masyadong madumi tingnan. Kulang lang natin yung depth. So, balik tayo sa chart settings. Spot sounding. Hindi natin naisama. So, yan. Naging normal na siya. So, ganun lang ang pag-check ng ating ECDIS Maris kung compliant ba siya sa version 4.0. And thank you sa panonood. God bless.